Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nasa humigit kumulang 4,600 ang umano yung mga estudyanteng Chinese ang kasalukuyang nag-aaral sa universidad sa Cagayan. Nangungupahan o rumirenta ang mga ito sa mga bahay na malapit lamang sa universidad ayon sa nakalap na ulat. Noon pang taong 2019, magsimulang dumagsa sa Cagayan ang mga Chinese student at marami na sa mga ito ang nakagraduate o nagsipagtapos. Dahil dito, marami sa mga Pilipino ngayon ang nagtataka kung bakit tila patuloy ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Pilipinas at tila napakadali lamang para sa kanila ang makapasok at makapag-aral sa ating bansa. Ang presensya ng mga Chinese students sa Cagayan ay kinabahala din ng Armed Forces of the Philippines o AFP kahit sila mismo ay nagtataka kung paanong naging mabilis ang pagdami ng mga Chinese student sa Pilipinas, partikular na sa Cagayan. Nagsasagawa na ng pag-iimbestiga ang AFP ukol dito at nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Philippine National Police o PNP. Siniseryoso umano nila ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese. Nagpahayag din ng pangamba at pagkabahala ang House of Representatives sa pagdagsa ng mga Chinese students sa bansa at gusto nilang maimbestigahan ito sa lalong madaling panahon. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, nakakaalarma na ang pagdagsa sa bansa ng mga Chinese workers, businessmen, tourists at ngayon naman ay maging mga estudyante na. Nagsisimula na aniya ang pagsakop ng China sa Pilipinas at tila sinisimula nila ito sa ating mga eskwelahan. Kung abala ang Chinese Coast Guard sa kanilang ginagawang pangahara sa atin sa West Philippine Sea, tila abala din ang mga ito sa pagpapadala naman ng kanilang mga estudyante upang mag-aral at pag-aralan ng mga kinikilos na mga Pilipino sa Pilipinas. Nakakapagtaka kung bakit ngayon lamang ito nabulgar at hindi mas maaga. Gayong 2019 pa pala nagsimula ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Pilipinas. Nagtatanong din kung paano naman umano nakalusot ang mga estudyante sa local officials ng Cagayan. Ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba, dokumentado at kompleto sa mga papeles sa mga estudyante ng Department of Foreign Affairs at may pahintulot ng Commission on Higher Education o CHED ang pag-aaral ng mga estudyanteng Chinese na ito sa mga universidad sa Cagayan. Idinagdag pa ni Mamba na hindi na kailangang magsagawa ng investigasyon ng House of Representatives ukol dito. Hindi naman daw banta sa seguridad ng mga estudyante at hindi dapat iugnay sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea ang pagdating nila. Wala umanong kinalaman ng mga estudyanteng Chinese sa nangyayaring tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ayon sa ilan, maaaring ang mga estudyante na ito ay mga espiyang ipinadala ng China upang manmanan ang mga kalakaran sa eskwelahan ng Pilipinas. Hindi masisisi ang AFP kung maghihinala na espiyang mga estudyante lalo pat sa Cagayan sila nagsipag-aral at nanirahan. Dalawang EDCA o Enhanced Cooperation Agreement sites ang nasa Cagayan, isa sa Lalo Airport at Naval Base Camilo Osea sa Santa Ana. Bakit sa dinami-rami ng EDCA sites ay Cagayan ang napili ng mga estudyanteng Chinese? Marami din namang mas magandang eskwelahan sa Kamaynilaan o di kaya sa ibang mga syudad. Pero kung matatandaan, sa mga nakaraan ko ng video, sinusubukan din ng Chinese Communist Party na impluwensyahan ng ibang mga bansa. Isang halimbawa nito ay ang bansang Australia. Sinusubukan ng China na manipulahin ang mga tao sa internal politics ng Australia. Naging usap-usapan noon ang paggawa ng China ng mga nasa libu-libong WeChat accounts upang pagtawanan at ipahiya ang Noi Prime Minister ng Australia. Hindi lamang ito, napabalita din na nagtayo ang China ng mga spy network sa mga universidad sa Australia upang mag-spia sa mga Chinese students. Ayon sa lumabas na balita noon, isang estudyanteng Chinese ang nag-aaral sa University of Queensland sa Australia ang umaten sa isang protesta na kontra sa gobyerno ng China. Ilang araw lamang ang lumipas ay binisita ng mga opisyal ng China ang pamilya ng naturang estudyante at binantaan umano ang pamilya nito na patahimikin at kontrolin nila ang kanilang anak dahil kung magpapatuloy umano ito ay hindi magiging maganda ang kahihinatnan nilang mag-anak. Gumagastos na malaki ang China upang mag-espiya sa mga nag-aaral na Chinese sa Australia.
Ipagpapatuloy ng House of Representatives ang balak na pag-imbestiga sa pagdagsa ng Chinese students para malaman ang buong katotohanan at mawala ang kanilang mga agam-agam. Naghahatid ng pangamba ang mga ito, lalo ngayong nagkaroon ng secret deal si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese leader Xi Jinping. Ang secret deal na aking tinutukoy ang gentleman's agreement sa pagitan ng China at ng Administrasyong Rodrigo Duterte. Inamin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng isang tinatawag na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Subalit ayon sa National Task Force on West Philippine Sea, walang kaukulang dokumento o kasulatan para sa sinasabing kasunduan. Sa pagsisimula pa lamang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mayroon ng status quo agreement sa West Philippine Sea sa pagitan niya at ng Pangulo ng China na si Xi Jinping. Ayon to mismo kay dating presidential spokesperson Harry Roque, dapat umanong seryosohin ang nangyayaring ito. Baka magising na lamang ang mga Pilipino na narito na sa bansa ang mga marami pang Chinese. Sinabi ni Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert A. Barbers, na walang masama na pagdudahan ang pagdami ng Chinese students sa Cagayan kung nakataya ang pambansang seguridad ng Pilipinas. Bakit ba lahat sila nandiyan sa Cagayan kung saan malapit ang EDCA site? Bakit ganoon karami ang nag-enroll dyan? Hindi ba pag gusto mong mag-master's degree, kukuha ka ng mga universidad na malalaki sa ibang bansa? Sabi ni Barbers sa isang ulat. Mayroong dalawang EDCA sites o Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa Cagayan. Ito yung Naval Base Camilo Osillas Santa Ana at Lalo Airport, nakaharap sa Taiwan at sa South China Sea. Katuwang ng Pilipinas sa EDCA ang Amerika. Ayon sa kongresista, pwedeng maging espiya o sleeper cells ang mga Chinese students para mangalap ng impormasyon tungkol sa EDCA. Ganun ba karami talaga yung interesadong mag-masters from China? Hindi nga marunong magsalita ng Ingles pero nakakakuha ng masteral degree, tanong ni Barbers. Inaalam din ng mga kongresista ang katotohanan sa nakalap nilang impormasyon na marami ring Chinese students sa mga universidad na malapit sa Subic. May mga Chinese din umano na nakabili ng mga lupa at nakakuha ng mga Philippine documents gaya ng national IDs, pasaporte at lisensya para makakuha ng armas. Ayon kay Barbers, kamakailan lamang ay may mga armas na nakuha sa Chinese National sa isang residential subdivision sa Taguig City. Ito ba'y karugtong ng pagdami din ng mga estudyante sa Cagayan? Ito ba'y karugtong din ng mga lupa na binili ng China man na malapit sa ating airport, malapit sa ating seaport? Tanong ng mamabatas. Maaaring yung iba dyan ay talagang spy or sleeper cells or ika nga yung nag-gather lang ng information, dagdag niya. Dati nang sinabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na hindi banta sa seguridad ng China ang mga estudyanteng Chino. I was also asked for several interviews already about the security presence of the foreigners here. I said, as far as I'm concerned, I do not see any threat. But that is not for me to say because we have security agencies, ani Mamba. Sinabi ni Senador Ana Teresa Risa Hontiveros na maghahain siya ng resolusyon para imbestigahan ang pagdagsa ng mga Chinese student na posible umanong isa ng uri ng pastilla scam. Visa upon arrival o VUA and other immigration process have been abused in the past as it enabled the unchecked entry of Chinese nationals working for POGOs o Philippine Offshore Gaming Operators, Ana ang senadora. Our hearings on the pastilla scam led to the suspension of VUA system at that time. The same might apply in this alarming new development, dagdag niya. Noong nakaraang linggo, nagpahayag ng pagkadismaya ang alkalde ng Tuguegarao City sa tinawag niyang racist and politicized issue sa pagdami ng Chinese students sa lalawigan nila. Ang Chinese Embassy sa Pilipinas, naunang nang tinawag na malisyoso ang akusasyon tungkol sa pagdami ng kanilang mga kababayan na nag-aaral sa Cagayan. Sa panahon ngayon ay hindi nauubusan ng China ng kanilang mga taktika, makuha lamang ang kanilang nais sa Pilipinas. Maaring wala nga kinalaman ng pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan, subalit hindi pa din maialis sa bawat isipan ng mga Pilipino na may nakakubling layunin at misyon ng China kung bakit dagsa ang kanilang mga mag-aaral sa ating bansa.